Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Muli po, ito pong iyong kaibigan si Dr. Dayugo na bumabati sa inyo ng magandang hapon. Pasensya po kayo kasi matagal po tayong hindi nag-video dahil sa sobrang busy, sobrang mga bagay na dapat natin ginawa. Sa oras na ito, meron po tayong ano? This time, meron pang katanungan. May dalawang katanungan po dito. Doc, kailangan pa nating i-celebrate ang birthday ni Kristo? O kaya meron pa sinasabi na meron pa sa Biblia yung Christmas celebration o kaya birthday celebration? Kasi may mga friends ako sinasabi, wala namang birthday celebration sa Biblia ah. At wala din namang Christmas sa Biblia ah. At pangalawang katanungan, bakit po December ginaganap ang Christmas celebration? Okay, salamat po sa katanungan na ito. Yung tanong, yung nagsabi na wala namang birthday celebration sa Biblia at wala namang Christmas sa Biblia, first of all, sa practical lang kapag iisip, unang-una, pag hindi sinabi ng Biblia na masama ang birthday celebration, hindi yan kasalanan. Pag hindi sinabi ng Biblia na masama ang mag-celebrate para kay Kristo, hindi yan kasalanan. Ganun pa man, bakit po tayo nagkakaroon ng birthday celebration? Bakit ba tayo nagkakaroon ng Christmas celebration? Unang-una po, tignan nga natin. But before that, ang salitang Christmas kasi, ang salitang Christmas, Christmas, ang ibig sabihin kasi yan, yan po ay description ng Christmas. Ibig sabihin, yung pagiging masaya, pagiging yung magsaya tayo dahil nga sa pinanganak ang tagapagligtas natin. Yun naman talagang ibig sabihin kasi ng mas. Ngayon, yung iba, ito yung ino-object natin sa theological English. Minsan sa media, alam na natin sa media, sa journalist, pinapaganda nila yung English. Minsan sa mga teachers din, sa public school, meron tayong nakikita na Xmas. Dahil ang salitang Xmas, ibig sabihin, nakaraan na. Pero sa atin naman, hindi ako agree. Kasi yung salitang Xmas, iba na kasi ang ano yan eh. Ang salitang X kasi, maraming ibig sabihin yan. Pag sinabi mong X, paso na, resign na, retired na, nakaraan. Siyempre, pag sinabi mong Christmas, habang buhay tayo, hindi naman tayo hihinto na sumaya pag naalaala natin ang kapanganakan ni Kristo. Ganun. Kaya yung salitang mas kasi, ibig sabihin yung joy for Christ. Joy, in other words, we are so happy. We are very happy. Ano pa? Masaya tayo dahil pinanganak nga ang ating tagapagligtas na ito ay matagal nang sinabi pa ng Biblia noon. Almost 2,000 years ago when Isaiah prophesied that Jesus Christ is going to be born. And this was fulfilled almost 2,000 years ago. Kaya nakita natin yung katotohanan. Kagabi po, sinabi natin sa church, yun po yung ginamit natin scripture na the birth of Christ was prophesied by Isaiah and it was fulfilled. This is also used as the evidence na wala pong prophecy sa Biblia na hindi matutupad. Kaya there are prophecies that are already fulfilled, like the birth of Christ, and there are prophecies which are being fulfilled, and there are prophecies which are going to be fulfilled. Pero ang issue dito is, that is the evidence na lahat ng sinabi ng Biblia ay totoo. Yun pa rin ang inaano natin. Meron bang birthday celebration sa Biblia?
wala namang Christmas sa Biblia. Inuulit ko, pag hindi sinabi ng Biblia na masama ang birthday, hindi masama. Pag hindi sinabi ng Biblia na masama ang Christmas celebration, hindi masama. Kaya tingnan nga natin kung totoo ba na walang birthday celebration sa Biblia. Tingnan nga natin sa Book of Job. Job chapter 1 verses 1 to 4. Basahin natin. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Tingnan natin ha. The Bible said that Job was a perfect man, upright. Next. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. 7 ang anak na lalaki, 3 anak na babae. Next verse. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 5. Ganito siya kayaman noon. Pinagpala siya ng Diyos. Verse 4. 100 si asses and very great household, so that this man was the greatest of all the men of the East. Isa yan sa pinaka-famous na tao noon. Wala na. Hanggang 7 yata. Sige. And his sons went. Sige, verse 4. And his sons went and feasted in their houses, everyone his day. Tingnan natin. And sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. So ibig sabihin, doon sa family ni Job, dahil meron sa mga anak, sinasabi dito, nung panahon ng kanilang kaarawan, sila po ay nagkiyasta, feasted. Nagkiyasta sila. So, normal lang sa atin, mga tao, na pag nakarating tayo sa ating kapanganakan, sa sobrang saya natin, siyempre pag Kristiyano ka, pwede natin sinasabi, thank you Lord for adding my life. So, doon tayo maging masaya. Kaya tayo nagpapakain dahil pinapakita natin sa mga tao yung pasasalamat natin sa Diyos. Kasama sila. Kaya nga lamang, ang mga tao ngayon, nag-birthday sila hanggang doon lang. Pero tignan natin, ano bang ginawa ni Job? Ang ginawa ni Job sa panahon ngayon, ay sila po ay, siyempre, merong kainan. Ngunit, hindi lang ganon. Nagpakain sila. And it was so. When the days of their feasting were gone about, that Job said and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Okay. Kaya ang ginagawa ni Job, pag nagbe-birthday ang mga anak, pagkatapos, nagbibigay pa siya ng burnt offering. Noong unang panahon, hindi pera ang binibigay. Animal. Ang animal noon, yun ang sinusunog. Na yung usok, yun ang lalanghapin ng Panginoon. Pero sa ngayon, si Kristo ay pinanganak na matay para sa ating kasalanan. Ngayon, yung pagbibigay ng gifts ay hindi pa nawawala. Si Job, nagkakaroon sila ng birthday occasions, pero hindi hanggang doon lang. Kasi sa ngayon, ang mga tao, nag-birthday sila, nagpakain ng tao, hanggang doon lang. Ang mali sa mga tao ngayon, hanggang doon lang. Ang totoo na birthday celebration, hindi po masama ang birthday celebration. Nasa Biblia yan.
walang masama kung magkaroon tayo ng birthday celebration. Ngunit, dapat kasama at kasama yung Thanksgiving natin sa Panginoon. Siyempre, ang concept kasi ngayon ng mga tao sa Christmas, ang sineselebrate natin si Kristo. Pero ang ine-expect natin, ano bang iregalo mo sa akin sa Christmas? People are expecting gifts from other people. In other words, people are expecting gifts during Christmas. But that's not the concept of Christmas. The concept of Christmas is think about things that you can give as a gift to Jesus Christ. Kaya hindi po yung ganon. Okay. Ngayon, yung sinasabing masama, wala namang masama sa Christmas celebration. Dahil, yun nga, ang ibig sabihin ng Christmas celebration, dahil pinanganak ng ating tagapagligtas, sino ba ang hindi maging masaya? Nagiging masama lang ang Christmas celebration dahil ang mga tao, ginagamit nila ang okasyon na ito para sa kanilang sariling kaligayahan. Halimbawa, ginagawa nilang dating, ginagawa nilang sayawan, ginagawa nilang inuman, ginagawa nilang makalaman na kagalakan, ginagawa nilang worldly pleasures. Kaya nagiging masama. Pero kung sineselebrate natin ang Christmas sa tamang paraan, papaano? Tignan nga natin sa Matthew chapter 2 in verse 11. Ganito po ang tamang pag-celebrate. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worship him. When they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. Yan ang totoong spirit ng Christmas. In other words, yon ang totoong pag-celebrate ng Christmas. Kaya sa amin, we are celebrating Christmas program through Thanksgiving. Kasi yun ang ginawa ni Job noon eh. Noong nagkaroon ng birthday ng kanyang anak, pagkakataon din na nag-offer siya ng offerings sa Diyos. Sa ngayon din, nakita natin yung three wise men. Kaya nga sinasabing three wise men. Noong nakita nila, napatunayan nila na si Kristo ay totoong pinanganak na at nandoon na, imbis na, anong pa-Christmas mo sa akin? Anong i-gift mo sa akin? Imbis na sabihin sa kasama, nagtiga sila ng gift. Ganun po. Kaya dapat, hindi masama na meron kang matanggap na regalo. Hindi masama yon. Pero hindi yan talaga ang concept. Hindi yan talaga ang purpose ng Christmas. Instead of expecting gifts from other people, instead of expecting gifts from other people, what should you prepare is how can you give or something that you need to prepare is how can you celebrate Christmas in a right way. Isipin mo, ano ba yung paano mo ma-celebrate ang Christmas sa tamang paraan? First, Thanksgiving. Magpasalamat tayo na si Kristo ay pinanganak. Isipin din natin, hindi lang sa salita. Isipin din natin paano tayo pakapagbigay ng regalo kay Kristo. Of course, church is the body of Christ. Ang church ay merong ministry. Kaya nga sa atin, ang ginagawa natin, nagbibigay po tayo ng pasasalamat natin sa Diyos. At ang offering na ito, iyan ay ginagamit natin na pangtulong po natin sa lahat ng mga missionaries, mga alagad ng Diyos na nangangaral ng salita ng Diyos. Doon natin ginagamit kasi Thanksgiving ito, regalo natin kay Kristo. At ang unang mission na gusto ni Kristo ay yung ang mga tao ipangaral ang salita ng Diyos. Siyempre, kanya-kanyang trabaho tayo. Meron talaga missionaries, may mga alagad ng Diyos na nandoon sila, wala silang support, wala silang pagkukunan, umaasa sila sa biyaya ng Diyos kasi nag-i-start pa sila ng gawain
nangangaral ng salita ng Panginoon, sila po ang pag-ibigay po natin sa kanila ang ating pasasalamat sa Diyos. Kaya ang tamang celebration, kaya sabi ko kanina, huwag kang mag-expect ng regalo. Minsan sa atin, minsan ang iniisip din natin, saan kaya ako kukuha ng pangregalo ko? Ay bakit ka mag-isip ng regalo mo sa ibang tao? Sa mga bata, natural lang sa mga bata, sa school, katuwaan kasi yan eh. Pero kapag sila ay lalago sa pananampalataya, kailangan din natin ituro sa kanila. Sabi ka ni Apostle Paul, iwan natin yung batang pag-isip. Maging mature na tayo. So sa ngayon, huwag natin isipin kung ano irerikalo natin sa ibang tao. Isipin natin kung ano ang pwede natin ibigay sa Panginoon. Siya ang nag-birthday. Siya ang nag-birthday. Ang ibig kong sabihin, yung ibang tao na iniisip mo na bigyan mo na lang sila kung birthday nila. At siyempre ako, nagkataon na ang birthday ko, December 25, di makinabang ako. That's my privilege. Ngayon, kayo naman, pag mag-birthday kayo, doon lang kayo mag-expect. Pero may mga tao pa rin na kahit birthday nila, imbis na sila ang nag-expect ng gift, sila ang magbibigay. So, there's nothing wrong of receiving gifts in this Christmas. But remember, the purpose of Christmas is to become joyful because the Savior came. At yung iba naman, sineselebrate nila ang Panginoon at sineselebrate nila ang Christmas hanggang doon sa kapanganakan lang. Ang purpose po ng pag-celebrate natin ng Christmas ay yung alalahanin natin na si Kristo ay pinanganak, nabuhay, nangaral, namatay para sa kasalanan natin, nabuhay muli, at siya ay babalik upang kunin ang lahat ng mananampalataya at dalhin sa langit. So dapat ang hindi lang hanggang doon lang sa dahil pinanganak. Kailangan din, hindi ba pag nag-birthday ang isang tao, isipin natin yung kanyang buhay, kung ano yung kanyang ginawa. Kaya hindi lang doon sa kapanganakan ni Kristo, kundi lahat ng kanyang ginawa. Kasama yon sa ating isi-celebrate. Kaya inuulit ko po, ang tamang pag-celebrate ng Christmas ay pagbibigay natin ng gifts para sa ating birthday celebrate ng ating Panginoong Jesus. Huwag na ninyong isipin yung irigalo niyo sa ibang tao. Isipin na lang ninyo yung regalo niyo kung birthday nila. Eh ako, pribilehyo ko, December 25 ang birthday ko. So natural lang. Okay, ang last na tanong dito, bakit December? Meron ba sa Biblia na si Kristo ay pinanganak ng December? Well, the Bible did not specify kung ano ang date ng kapanganakan ni Kristo. Pero ko sa akin, yung iba naniniwala sila na ang kapanganakan ni Kristo is April. Yung iba kapanganakan ni Kristo, October. At majority, December. Hindi dahil sa yun ay itinuro ng Catholic Church. Hindi naman. Ang pinagbabatayan natin, unang-una, imposible ni April. Kasi nung pinanganak si Kristo, hindi ba may rice straw noon? Sa ngayon, ang harvest ngayon, medyo nagbago dahil nga sa sinsya o kaya sinasabing technology. Pero nung unang panahon, December talaga ang harvest. Sinasabi ng iba, kaya hindi raw December, October, dahil daw may mga nagpapastor. At pag December, masyadong maayos sa lugar. Pero isang ano lang ito, walang ganong batayan. Ang pinagbabatayan natin, ang panahon ng harvest noon is December. At ang pinagbabatayan din natin, that was the time of cold weather. Pinakamalamig noon, December. Pangatlo, ayon din sa mga history,
the appear the star appeared, that was January. Ibig sabihin, almost 1 year after the birth of Christ, nagpakita niya yung star, that was January. Hindi lang yan, King Herod died 3 months after Jesus Christ was born. Inulit ko, sa history, King Herod died, and after 3 months, Jesus was born. And according to the history, King Herod died, that was between 25 to 30 of March. Buwan ng March. So after 3 months, pinanganak na si Kristo. 25 to 30 approximately, doon namatay si King Herod. Kung siya ay namatay, sabihin na lang natin 25 ng March. Magbilang ka, March, February, January, after 3 months, ibig sabihin, December. So yun po yung dahilan na pinagbatayan ng mga theologian kung bakit naniniwala sila na December. Pati ako, naniniwala ako kasi birthday ko yung December 25. Hindi po. Ang totoo, mas maraming history na nagpapatunay na ang pinakamabigat kasi na history dyan nung kamatayan ni King Herod and 3 months after Jesus Christ was born. So, yun po ang dahilan kung bakit tayo naniniwalang December. Hindi naman gaano mahalaga yung pizza. Importante, naniniwala tayo na si Kristo ay pinanganak. At ang tamang pag-celebrate, hindi para sa sarili nating makamundong kaligayahan, kundi spiritual na kaligayahan sana. Kaya nagiging masama ang Christmas sa ibang tao dahil ginagamit nila ang occasion na ito para sa kanilang makamundong kaligayahan. Dapat ang Christmas ay gawin natin ng makadiyos na kaligayahan, hindi para sa atin, para sa Panginoon. At dapat din yung ginawa ni Job sa panahon ng birthday natin, pag tayo'y magbe-birthday, magbigay din tayo ng regalo natin sa Diyos, Thanksgiving natin sa Diyos. Ngayon, dahil sa ginawa ng 3 wise men nung nakita nila si Kristo, nagbigay sila ng regalo. Ang sinasabi ng Biblia kung ano yung regalo nila, treasures, gifts, gold, frankincense, and myrrh. Ito kasi yung mga regalo noon ng mga famous, mga sikat, kinikilala. Not necessarily na gayain natin na maghanap ka ng ginto, frankincense, o kaya myrrh. Hindi po yun. Ang ibig sabihin, kung ano yung mahalaga sa atin, yung kaya natin, I should say, kung ano yung kaya natin iregalo kay Kristo, yun ang gawin natin. Hindi yung, kasi akala natin sa pagbibigay ng offering, halimbawa, pumunta ka sa palengke, may namamalimo sa'yo, kinuha mo yung piso, hindi ganon. Gawin natin special. Special ang Panginoon, special ang ginawa niya sa atin. Not necessarily na kailangan ginto. Ang ibig sabihin, kung ano yung kaya mo, your best, the best gift that you can give. Yun po ang gusto ng Diyos. Finally, we need to celebrate Christmas in the form of thanksgiving, not in the form of asking gifts from other people. Yun po ang tamang pag-celebrate ng Christmas. Hindi po masama ang Christmas occasion. Hindi po masama ang pag-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Okay, salamat po sa inyong pakikinig. Sana po i-share po din niyo ang live na ito sa YouTube channel natin, sa FB page natin. Please share, follow, subscribe, pakipindot din yung bell button para every time na meron tayong video o kaya live, at least you will be notified. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa katanungan tungkol sa Christmas. Sana po, tulungan po ninyo ang bawat Kristiyano at bawat mananampalataya
na ma-celebrate namin ang Christmas sa tamang paraan. Your name should be exalted. The purpose of this occasion is to give glory to the Lord Jesus Christ, who was born in the flesh, who was lived with us, he died and rose again from the dead. Now he will be coming to take us and bring us to your place. Lord, we pray that you forgive us and our sins. We pray that you continue to bless this program. I-bless din ninyo ang lahat ng taga-subaybay, lahat po ng nakinig, lahat po ng makikinig pa sa programang ito. Kayo po ang tubolo sa kanila, sa mga kapatid na nagbigay ng katanungan, kayo rin ang mag-bless. Patuloy po kayo na mag-ingat sa bawat isa sa amin, sa aming mga viewers. Patuloy din kayo na magbigay ng kasagutan sa kanilang panalangin. Bless ninyo ang kanilang buhay, ang kanilang anak buhay, ang kanilang pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyo lahat. God bless.